Hey guys, welcome back to my channel. It's me RJ and for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ba yung tamang paggamit or paano ba i-apply ang green screen effects sa ating mga videos sa YouTube gamit ang Chroma Key sa KineMaster. So, bibigyan ko kayo ng sample ng mga green screen effect na pangkaraniwang ginagamit. So, unang-una po, subscribe button, yan, kagaya nyan. And then, like button. And then also yung comment. Yan. Ituturo ko sa inyo kung paano siya i-activate or paano siya i-apply sa ating mga video. But before that, make sure na naka-like ka na. Click the subscribe button and the notification bell para updated ka for my next video. So let's get started after this intro. First, open natin KineMaster. And then, mag-add tayo ngayon ng project. I-click po natin plus sign. And then, choose aspect ratio. Yung 16.9 po ang gagamitin natin kasi yun yung required size ni YouTube. And then, mag-add tayo ngayon ng media. Click po natin to media. Guys, ang gagamitin ko lang is background photos. Pero, same process lang naman po, no? Pag-add ng media. Kung gusto niyo yung video yung gagamitin nyo or photos lang. Pero dahil sample lang naman, so photos yung gagamitin natin yun. Pili tayo ng photos natin gagamitin. So ito yung gagamitin ko. Then kung nakapili na tayo, i-click natin to. Check. Then tabain ko lang ng konti. Siguro mga 20 seconds. Pwede naman natin siyang pahabaan mamaya. And then, i-crop ko lang. So, click natin yung photos. And then, cropping. And then, i-click natin tong equal sign para kung ano yung makikita natin sa umpisa, yun ang makikita natin hanggang sa dulo. And then, kung okay na, click natin check. Okay, pakita ko lang sa inyo. Yan, yan siya. So, mag-a-add tayo ngayon ng green screen effect na sinasabi ko. So, ang i-add natin is subscribe button. Click po natin layer. And then, choose media. And then, hanapin natin yung subscribe button na ating dinownload or ginawa. So, meron ako dito personalize. Ito yung gagamitin ko. Ayan. So ngayon, paano ba matatanggal yung green screen background? So ganito lang po kasimple, i-click po natin yung may green screen effect dito sa baba, yung subscribe button animation. And then hanapin natin yung chroma key dito, ayan. And then enable. Ayan, as you can see guys, nawala yung kulay green na background dun sa ating subscribe button animation. So, iayos ko lang ng konti ng location. And ilagay ko na lang sa center. And then, so yan guys, okay na. I-play natin ngayon. Kung ano magiging itsura niya. So, yan po siya. So, yan guys, okay na. Ngayon, mag-a-add naman tayo ng like button. Again, i-click natin layer. And then, media. Meron akong download dito. So, ito yung gagamitin ko. Pakita ko sa inyo. Yan. Ngayon, again, kung paano siya tanggalin yung green screen background. Tap natin yung like button. And then, hanapin natin dito sa right side yung chroma key. And then, enable. So, i-play ulit natin. So, yan guys. Ganyan naman yung itsura niya. Wala na yung background na kulay green. So, ngayon, ang ilalagay naman natin is comment or leave a comment. Again, click natin layer and then media and then hanapin natin or kumuha tayo ng file na gusto nating idagdag. So, yan. Ito siya guys. Ayan. Pakita ko muna sa inyo kung anong itsura niya. Yan. Yan po siya. Pahabain muna natin to. Background natin hanggang sa dulo.
Nilagyan kung paano siya i-apply. I-click po natin yung leave comment animation. I-tap po natin yan. And then, hanapin again natin yung chroma key. And then, enable. Tapos, i-play ulit natin yan. Ayan. So, yan na siya guys. Okay na. As you can see, napakaganda. Yan, gandang tingnan kapag wala yung kulay green na background. So, ayusin ko lang ng konti kasi meron siyang kalat-kalat dito sa gilid. So, paano siya ayusin? Dito lang sa chroma key. Yan, adjust lang natin yung kanyang brightness. Yan guys, i-play ulit natin mula sa umpisa. So yun guys, kita nyo naman mas magandang pagmasdan kapag wala yung green screen na background. Diba? Mas presentable siya, mas kaya-ayang tingnan. So that's it guys. So ganun lang po kadali apply or activate ang green screen effect sa ating mga videos. So ganun lang po ka simple guys again, and hopefully na may natutunan kayo sa simpleng tutorial kong ito. And kung nagustuhan nyo nga ang video na to, please give me a like. And if you have any questions or suggestion, just comment down below. And I will see you guys on my next video. God bless us all. Thank you so much. Mabuhay.